Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at kaibigan, and welcome sa ating breaking news. Dumating na! Finally po, yung iniintay natin nang sa gayon mas marami po ang maging ligtas sa COVID-19 ay finally dumating na po. Alamin natin kung ano po ba yung tinutukoy natin na dumating na po sa NAIA kagabi. So yan po ang ating ibabalita sa araw na ito. Last December 13, 2021, sa Talk to the People, ayon kay Secretary Carlito Galvez Jr., sinabi niya habang kinakausap niya ang ating presidente na sa ngayon daw po ay merong 158 million doses pa na ating na-receive. At the same time po, meron po tayong 24 million pa na darating this week. So sabi nga po niya, yung 24 million na darating po ngayong linggo, when it comes to the dosages po for COVID vaccination, ay unprecedented daw po yun. Kumbaga, hindi pa po siya walang katulad in the past. Dahil normally daw po, 7 million ang ating average per week. Ngayon po, just this week, darating po ang 24 million doses ng vaccination for COVID-19. Ito rin po ang sinabi, ito po ang na-assure na pwede na nating i-expand ang ating boosters. So at the same time, katulad ng sinabi ng ating presidente na kumpleto na daw po ang ating vaccine up to the middle of the year. So again, since this 24 million, according to Secretary Carlito Galvez Jr., is something unprecedented, meaning po, hindi pa po nangyayari ito sa, kumbaga, sa history ng Philippines when it comes to the number of doses that comes in or delivered here in the Philippines. Kasi nga, 7 million usually just nare-receive nila. Pero sa ngayon po, may 24 million. So dumating na po itong in-expect na 24 million. Actually, ang sabi nga po ni Acting Presidential Spokesperson Nograles, for those who are not yet vaccinated, wala na daw po talagang excuse para makuha ang kanilang shots kasi natanggap na po natin, okay, yung mga vaccination, COVID vaccination na hinihintay po natin kagabi. Sabi din po ni Nograles, hindi po magsasawa ang gobyerno at hindi rin po mapapagod na ipaalala sa ating mga kababayan na magpabakuna na po as much as you can. At since ito naman po ay sagot ng gobyerno, sabi rin po niya maraming salamat sa mga mamamayan ng Netherlands at the Dutch government dahil natanggap na natin last night po. Okay, so actually po, it was the other night, that was December 13, ang 1,526,400 doses ng Janssen vaccine na kanilang donasyon. Ito po ang unang batch ng donation ng Netherlands at inaasahang may dalawa pang batches ngayong buwan. Wow, maraming salamat naman po, Dutch government, for this. We definitely appreciate it kasi mas marami po tayong mga kabayan ang mababakunahan. So mga kabayan at kaibigan dyan sa ibayong bansa, kung meron pa po kayong mga kamag-anak, kapamilya na hindi pa po nababakunahan, pakiantabayanan lang po yung second batch ng vaccination bayanihan po dito sa Pilipinas. Nang sa gayon, kung sakasakaling hindi pa po sila nababakunahan, ay maaari na po nila ma-avail ang free vaccination. Ganon din po yung booster na tinatawag. Sabi rin po, last December 13, dumating na po ang 859,950 doses ng Pfizer na binili ng ating pamahalaan. Wow, that's great news, di ba? So it's a combination of, again, donated by other governments and at the same time, yung what we can actually purchase. And then nasa 97,237,440 na ang total doses administered ayon sa National COVID-19 Dashboard as of December 13. Ngunit, as of December 15, total doses administered ay 99,139,602. Wow! Ang laki na rin po ng number of administered dosages para pa sa COVID-19. Just imagine, dito pa lang po yan sa Pilipinas, not including us
ng mga nagtrabaho po sa iba yung bansa wherein we got vaccinated in our respective country of workplaces. So that's quite great po para sa atin kasi at least ma-reach po natin yung, alam niyo po, yun yung aim ng gobyerno na tinatawag po nilang immunity number so that at least marami na po sa atin ang manabakunahan at we can keep each other safe po. Now, just to recap, ano-ano po ba yung ating na-receive? Ano po yung ating pinurchase? So, eto po, galing po sa Netherlands, galing sa Austria and Sweden, ganun din po, meron din pong galing sa French and Spanish government at China. Isa-isahin po natin. Mula po sa the Netherlands, meron po tayong natanggap na 945,600 doses of Janssen at ganun din po ang 2,011,200 doses of Janssen again from the government of the Netherlands. Wow! Makikita nyo rin po yung mga letrato as you can see po from what we are showing you. So ito po yung preba na talaga pong it is already with us in our hands na po dito sa Pilipinas. And then another batch or doses of Janssen vaccine po. This time it's donated by Austria and Sweden. Ito po ay 1,778,400 doses. Wow, that's quite great. At mula naman po sa French and Spanish governments, binigay naman po nila a total of 1,512,000 doses of Moderna. At galing naman po sa government of China, meron po silang binigay na 2 million doses of Sinovac. So yan po yung summary ng mga vaccination na finally dumating na sa ating bansang Pilipinas. So watch out po sa announcement kung kailan po yung second round ng bayanihan when it comes to vaccination. Ang last na narinig ko po ay that will happen this month of December. So we are just waiting for the final dates. Meron na po silang na dates na binanggit somewhere in the middle but let us wait po kung ngayon yung December or early by 2022. Well, we'll keep you updated about that. But I'm just simply so happy po. At least, andito na po yung mga doses na hinihintay po natin for vaccination. So, whether it's for initial vaccination or boosters po, take into consideration po ito. So again, kung kayo magbabakasyon dito, hindi pa po kompleto ang vaccination ninyo, see if you can get a jab or your injection or vaccination. Kung sakasakali naman kompleto na kayo at ang inyong mga kapamilya na lang, kayo na pong bahala ang siyang mag-encourage sa kanila, lalo na po kung doon sa mga hesitant din so that at least they can also be safe. Kasi if you've got it, then at least you can explain to them what are the benefits it will give them and it will give your family and the people around them. So with that, everyone, as we close for today, so ang total cases po natin as of December 15, 2021 ay 2,836,915 po ang pinaka-total niya. Ang mga naka-recover po na total is 2,776,273, so that's 97.9% of the total cases that we've had. At ganun din po at this point in time, active cases is just 10,193, equivalent po sa 0.4%. At so far po, ang death cases out of all of this is 50,449, which is equivalent to 1.78%. Sinabi po nila, ang active cases po natin ngayon ay makukumpara sa isa po sa pinakamababa that we've had in 2021 po. So that's quite great to hear. Marami na rin po ang mga balita na sinasabi. Marahil po narinig nyo na na sa One Command Center po, very less na po yung calls na nare-receive nila. Even famous hospitals po, government and private, minsan zero po ang natatanggap nila in a day na ibig sabihin walang COVID patients. Kaya binubuksan na rin po nila ang mga ospital nila
when it comes to other patients na non-COVID ang cases, which is quite great po. Kasi yan yung naging challenges ng mga Filipinos who are sick but not of COVID cases but of other diseases or comorbidities, pero they're having difficulty kasi walang space for them in the hospital. So that's quite great to hear. That's quite good for our country as well. And katulad po nang nabanggit natin yesterday, level 2 ang ating alert level for all the cities, provinces po here in the Philippines. So looking forward po, pababa na pababa ang ating mga cases. Although sad to say po, meron na pong 2 cases ng confirmed Omicron variant virus po dito sa Pilipinas. But then again, sa ngayon po, alam ko may measures at stake po na ginagawa ang ating government about it so that it will not continuously increase. Yung contact tracing po for those who were confirmed na meron pong Omicron variant, ginagawa na po nila ngayon so that to check meron ba nahawa or talagang ito lang po yung first 2 that we've had, and looking forward huwag na po ito mag-increase just like in other countries. So with that, everyone, ingat po kayo palagi and keep yourself updated. This is the latest breaking news that we've had. This is a Jamie Iris for Jamie Iris Talk TV. At muli po, I look forward na makita kayo sa aking next video. At if you find this video informative, please click like. And if you have not yet subscribed, please subscribe to my channel. I look forward to keep you updated, your travel updates and other relevant information that will be very helpful. With that, everyone, God bless you at ingat po kayo sa